Good morning and welcome to Intercede Tuesday. Dito po sa ating episode today, let me take you to a passage sa Acts chapter 17 and tell you the story kung paano ba talaga lumalago ang isang church ng Panginoon. Sa Acts chapter 17, nakikita natin dito that the Apostle Paul at saka si Silas, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Thessalonica. Ito po yung parte ng Book of Acts na sila'y tumawid from Asia papuntang Europe. And sabi dito sa verse 2, for three Sabbaths they reasoned with the people of Thessalonica from the scripture. That means na natili lang sila sa lugar na ito for 3 weeks. 3 solid weeks. Now, this is our current map today para lang malaman natin kung nasan ang Thessalonica. Yung nakikita niyo po sa bandang kanan, yan po yung ancient city of Antioch. Pag tiningnan niyo po at alamin kung nasan siya ngayon, nandun pa rin po siya. Kay lumihis lang ng konti dun sa city where it is located today, pero the location is almost exactly the same. Sa Thessalonica is may makikita kayong lugar sa Greece na halos pareho ang pangalan but it's the same place. So yung lugar na pinunta ni Apostle Paul, nagsimula siya sa Antioch papuntang Thessalonica. Pero bakit sila 3 linggo lamang doon? It's simply because once they started growing, yung Christian community, persecution immediately set in. Ang mahirap po nito, mga bago itong mananampalataya. At sa simula pa lang, if I may use the word, ginulpi kagad sila ng pagsubok. Hindi lang simpleng pagsubok, kundi persecution. To the point na nanganib ang buhay ni Apostle Paul at minabuti ng mga kapatiran doon na itakas siya. So nakarating si Apostle Paul sa Berea, sa Athens, hanggang sa mag-settle siya sa Corinth, kung saan siya nagtigil ng isa't kalahating taon. At mula sa Corinth, inalam niya kung anong kalagayan ng mga kapatiran sa Thessalonica. At sumunod doon, sumulat siya. So that means, by the time sulatan sila ni Apostle Paul, they were barely a few months old. Can you imagine a Christian who is who are few months old, hindi niya na nabalikan nung panahon na yon. Now dito sa ating sa CCF Commonwealth, meron tayong tinatawag na Thursdays. At yung Thursdays na yon, tinalakay natin ng mga karaang buwan, 1st and 2nd Thessalonians, at nasagot natin yung tanong na ano ba itsura ng healthy church? Ang church in Thessalonica was a healthy church. And bakit kanyo? Sinusulat dito ni Apostle Paul. Sabi niya, we give thanks to God always for all of you, making mention of you in our prayers. You see the word always, you see the word give thanks, and making mention of you in our prayers. Kaya nagiging healthy ang isang church kapag ang leader ng church ay nananalangin para sa kanyang nasasakupan. Ang isang D group ay lumalago at namumunga kapag yung D group leader ay palagi niyang pinapanalangin ang kanyang mga miyembro at lagi nagpapasalamat dahil sa mga taong ito. Sabi sa chapter 3 verse 10, night and day, sabi ni Apostle Paul, siya ay nananalangin para sa pagmamature, para lumago sa ang spiritual na buhay ng mga Thessalonians. So, ang maganda nito, throughout yung kanyang sinulat, tinuruan din sila ni Apostle Paul na always keep praying without ceasing, night and day. At huwag niyong kakalimutan magpasalamat sa Panginoon. At in all humility, humingi rin siya ng panalangin. Sabi niya sa verse 25, pray for us. So ang isang healthy church ay nagsisimula at nagtatapos, ika nga, sa a constant prayer ng church leaders and church members. Yun dapat ay common practice sa isang kongregasyon na pinagpipray natin ng both leaders and members ng church. Pero hindi yan nagtatapos doon. Hanyong igagabayan ko kayo kung ano pa nangyayari sa church in Thessalonica. Pansinin nyo, dahil sa panalangin ng church, panalangin ni Apostle Paul na kanilang spiritual father and discipler,
ito yung description, ito yung report na nakarating kay Apostle Paul. How you turned from idols to serve the living God. Yan ang kanilang description. Kasi dati hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Tinalikuran na lahat ng makasalanang pamamaraan nila ng pagsamba at sinamba na lamang nila yung tunay at buhay na Diyos. Pero there's one characteristic ng Thessalonians na baka just in case nabasa niyo po ito, you missed it. Ang sabi dito, and ito yung kanilang mindset, ito yung kanilang attitude, ito yung kanilang hinihintay, yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa kabisihan po ng pandemya, at minsan nakakasanayan na natin ng pandemya, ika nga, nalilimutan natin na isang bagay. Babalik ang Panginoon. At dito sa Thessalonians, sabi ni Apostle Paul, sila ay nag-aantay sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa kalangitan. And that is why they are a healthy church. Now, sabi sa chapter 2, si Apostle Paul ay nakakatuwa kasi kaya ganun ang Thessalonians kasi ganun yung leader nila na si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, who is our hope, our joy, our crown of exaltation, our glory? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus? At pansinin niyo yung dulo, at His coming. Sa puso ni Apostle Paul, sa puso rin ng Thessalonians, gigil na gigil, hitik na hitik na silang makitang muli ang Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. Sa katapusan ng sinulat ni Apostle Paul, sabi niya, "Now may the God of peace himself sanctify you entirely and may your spirit, soul, and body be preserved completely without blame at the coming of our Lord." Now, hindi po ito yung judgment day. Ang tawag po sa judgment day is the day of the Lord. Ito pong at the coming of the Lord, ito po yung alam nating kadalasan na rapture. Yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, okay? At kukunin niya ang kanyang church. Dadali niya sa langit. Now, meron kayong mababasa rito, may your spirit, soul, and body. Bakit? Ba't kompleto? Kompleto. Ibig bang sabihin na makukuha lang yung buhay? O kasama yung mga namahinga na mananampalataya nung hindi pa dumarating ang Panginoon? Now, look at chapter 5, verses 9 to 10. Sabi dito, "For God has not destined us for wrath." Meaning, hindi na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang galit sa atin dahil na ibuhos niya na yung kanyang galit dahil sa ating kasalanan sa kanyang anak. That's why tayo may salvation. Jesus Christ who died for us so that we are, whether we are awake or asleep. So dalawang klase po ang Kristiyano. Yung pong gising, kung kayo po'y nanonood nito, kayo po yun. Kayo'y gising. Hindi ibig sabihin gising kayo ng ganito kaaga. Ang ibig lang pong sabihin, kayo'y buhay pa. Tayo'y buhay pa. Meron pong pangalawang klase ng mga Christians, yung mga asleep. Ibig pong sabihin nito, ito po yung mga nangamatay na physically habang hinihintay nila ang pagdating ng Panginoong Jesus. Now, bakit sinabing awake and asleep? Kasi po, yung asleep, yung mga nangamatay na kapatiran, na nakalibing ng kanilang katawan lupa, ang kanilang spirito ay nasa langit na one day, gigisingin sila ng Panginoon at yun ang ating titingnan. Kaya sabi ng Panginoon, we will live together. Sabi ni, sa Book of John, sabi ng Panginoong Jesus, because I live, you shall live also. Now, look at chapter 4 and we will go through this quickly. But we don't want you to be uninformed. Ito pong book ang sinulat ni Apostle Paul sa Thessalonians is all about resurrection. Paulit-ulit niyang binanggit. About those who are asleep. Yung mga nangamatay ng kapatiran, ang katawang lupa nila na ay nakalibing, ang kanilang spirito ay nasa langit. So that you will not grieve as do the rest who have no hope. Now tayo pong mananampalataya na nananalig sa Panginoong Jesus, tayo po ay full of hope kasi tayo'y babalikan niya. Hindi kagaya nung walang Kristo sa kanilang puso, wala pong hope yon. At again, binanggit na ang mga nangamatay ay asleep. That means one day, gigisingin sila ng Panginoon. It's a temporary state. Hindi forever silang tulog. For if we believe that Jesus Christ died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in
Jesus. Ang nakakatuwa po nito, binanggit na tayo kasi ay nananampalataya, nananalig na si Jesus nga ay namatay para sa ating kasalanan. Okay? Siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa kasalanan, at nabuhay muli. Bilang patunay, sabi ng Book of Romans, na si Diyos. At higit sa lahat, bilang patunay na sa kanyang pagkamatay, he defeated sin. Sa kanyang pagkabuhay, he defeated death. Gayun din ang mga nanampalataya sa kanya na kahit sila'y physically namatay na, for whatever reason, sila muli ay mabubuhay. Those who have fallen asleep, God will bring with Him. Dadali ng Panginoon. Susunduin, ika nga. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive, tayo. Yung tayo nangungusap ito sa atin, and remain until the coming of the Lord. Meaning, pagdating ng Panginoon, ikaw ay isa sa mga buhay pa, will not precede those who have fallen asleep. Now, dito yung binabanggit niya na resurrection. Ang mauunang ire-resurrect, bibigyan ng bagong katawan, ay ang mga mananampalataya na nailibing na physically yung kanilang katawan. For the Lord Himself will descend from heaven. Now, ang exciting dito is the Lord Himself. Hindi siya magpapadala ng susundo sa'yo. Hindi siya magpapadala ng susundo sa akin. The Lord Himself, siya mismo ang bababa mula sa kalangitan with the shout, the voice of the voice or archangel, the voice with the trump and with the trumpet of God, and the dead in Christ, ito po yung mga asleep, will rise first. Para ito po yung picture ng nakita ni Ezekiel sa chapter 37 na yung mga durog at kalat-kalat na buto ay nagsama-samang muli, at yung mga buto na nagsama-sama ay nagkaroon ng laman, at yung buto at laman na magkasama ngayon ay unti-unti nang binabalot ng balat. As sabi dito, the dead in Christ will rise. Literally, sila ay tatayo mula sa kanilang pagkatulog. And in verse 17, then we who are alive and remain with Him will be caught up together in the air with the, in the clouds. Now, yung word na caught up po ay literal na na-snatch. Kung kayo po ay napagnakawan na dahil nagsumiksik yung magnanakaw ng inyong wallet o ng inyong cellphone, at sa isang iglap, bigla pong nawala ang inyong gamit, ganun po ka-violente rin, ika nga, ang pagsundo ng Panginoon sa mga mananampalataya. Even though asleep, bubuhayin niyang muli. At yung mga buhay pa, bibigyan niya ng bagong katawan. Caught up together, snatched from earth, papuntang langit. With them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Lahat po ng mananampalataya, kahit po nung simula pa, ito po ang iniintay. At ang tunay na mananampalataya, excited na mangyari ito. Na kahit na nagkakagulo ang pandemic, na parang wala na bang katapusan nito, hindi yun ang punot dulo ng ating kasiyahan. Ang punot dulo ng ating kasiyahan ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Natatandaan niyo ba nung ang mga disipulo iniwan ng Panginoong Hesus at bumalik na siya sa langit? Sabi nung anghel na nagpakita sa kanila, Men of Galilee, bakit kayo nakatingin sa kalangitan? Kay Jesus who has been taken up from you in heaven will come in just the same way. Kung paano siya umakyat, ganun din siya babalik. At kung tatandaan nyo, pinaalalahanan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo nung bago siya hulihin, Lord's Supper time. Sabi niya, In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. Ang ibig lang sabihin nung katotohanan itong binibigay ko sa inyo, kaya kailangan niyong paniwalaan. For I go and prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, listen carefully with this. I will come again and receive you to myself. Ibig sabihin, babalikan kita, susunduin kita, at dadaling kita, that where I am, there you may be also. Bago pa siya ipako sa krus, sinabi niya, babalikan ko kayo, susunduin ko kayo, at dadaling ko kayo dun sa Father's house na aking gagawin, prepared only for you. Yan po ang kaligayahan ng isang mananampalataya. Kaya sabi ni Apostle Paul, comfort one another with these words. Kailangan natin paalalahanan ng ating kapatiran na yung nangyayari ngayon, temporal yan. Ang climax ng ating buhay, whether tayo'y buhay pa o whether na mayapa ng mga Kristiyano, ika nga.
babalikan tayo ng Panginoon. Therefore, encourage one another and build up one another. So, ano bang itsura ng healthy church? Ang healthy church, ang mga mananampalataya, ay patuloy na nanalangin. Constantly praying for the leaders, constantly praying for the members of the church. So whenever you are praying, remember your D group members, remember the D group leaders, remember the pastors, remember Pastor Peter, remember every leader in the church and every member. And constantly remind each other. Huwag nating kalimutan ito, na babalikan tayo ng Panginoon. Mula sa kalangitan, bababa siya, susunduin niya yung mga asleep at yung awake. At dadali niya na tayo, ang sabi ng salita ng Diyos, and we will be with the Lord always. Hindi na tayo mawawalay sa Kanya. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng bagong katawan na hindi na marunong magkasala. So, look at this benediction as we close. Now may our God and Father Himself and Jesus our Lord direct our way to you. Ibig sabihin, gustong makita ni Apostle Paul uli ang mga Thessalonians. So nawa, sila'y magkitang muli. And may the Lord cause you to increase, to abound in love for one another and for all people. Na ang church ay magpatuloy sa pag-ibig, pag-ibig sa isa't isa, pag-ibig sa kapwa. So that He may establish your hearts without blame, in holiness, before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all the saints. Hanyong tabasahin ko ito sa Tagalog. Bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesus ng paraan para makapunta riyan sa inyo. Palaguin nawa at pag-alabin din ng Panginoon ang pag-ibig niyo sa bawat isa at sa lahat ng tao, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. At dahil dito, maging malakas ang loob niyo at maging banal at walang kapintasan ng inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus kasama ang mga pinili niya. Now this is a great prayer. And I pray itong panalangin na ito, isa rin to sa ating panalangin sa kapatiran, both leaders and members. Begin by praying for CCF Commonwealth and CCF as a whole. And we will do something special. Okay? We will pray. We will pray specifically today for CCF. Yun ang ating gagawin sa umagang ito. Iniimbita ko kayo na sabay-sabay tayo manalangin. At isa puso natin yung ating narinig na ang isang healthy church, malusog na grupo ng mananampalataya. It's a healthy congregation. Ay babad sa panalangin. Laging inaalala sa panalangin ang kapatiran, ang miyembro ng church, at ang leaders ng church. And we always remind each other na napakahalaga na ipaalala sa bawat isa na yung nangyayari ngayon, hindi yan forever. Walang forever sa mundong ito. Yun ang totoo. Ang may forever ay kung ikaw ay na kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, babalikan ka niya. Kung nangamatay na yung ating mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, kapatiran, na ang puso nila ay nandun ang Panginoong Jesus. Ang espiritu nila ay nasa langit. Hindi dahil sila'y mabait, kundi dahil sa Panginoong Jesus. Dahil siya ang nagbayad sa kasalanan at siya'y buhay muli. He defeated sin, He defeated death, and He will come back for us. Let us pray. Start by worshiping God. Dahil sa katotohanan ng ating naintindihan. And this is exclusive. Hindi exclusive sa CCF. Exclusive ito sa mga nananalig, nananampalataya, sa Panginoong Jesus. Na siya nga ang iyong tagapagligtas.
Siya nga ang iyong Panginoon. At siya mismo ang nangako na babalik ang kanya. Sambahin mo siya. Worship Him. Confess your sins to Him. Sa ating kabisihan at sa ating pag-iintay na matapos na ang pandemic, madalas ay nalilimutan natin ang pinaka-exciting part ng ating buhay Kristiyano, ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pasalamatan natin siya sa kalagitnaan ng ganitong sitwasyon. And remember how God has been good to CCF over the past many years. Let's pray for CCF, the multitudes, napakaraming tao ang makakilala sa Panginoong Jesus through the sharing of God's Word and the testimony ng mga CCFers. Pray that God will raise up more godly men to lead, pangunahan, at maging shepherd ng kanyang church. Panalangin natin ang mga kapatiran na may mga anak, mga CCF parents. Sila ay magiging modelo ng Kristyanismo sa kanilang bahay. Pagtingnan sila ng mga anak nila, nakikita sa atin ang buhay ng Panginoon. Mag-disciple ang kanilang mga anak. Let's pray for CCF. Nandun sa 142 barangays ng Quezon City, maririnig ang gospel through us at dun sa mga kapatiran na kahit hindi taga-CCF na makarating ang gospel sa bawat barangay ng Quezon City. Panalangin natin na tayo ay maging salt and light sa Quezon City government for the glory of God. At mabuksan ang pinto na ang gospel ay patuloy na ma-share, whether online or later on, dun mismo sa mga opisina ng Quezon City Hall. At ito'y kumalat sa buong NCR, sa buong Pilipinas, at sa iba-ibang bansa. Tularan natin yung panalangin ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 3:11.
to 13. Let's pray for CCF. May our God and Father Himself and Jesus our Lord direct our way. May the Lord cause us to increase and abound in love for one another and for all people. May He establish our hearts without blame in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Our Father in Heaven, kami nagpapasalamat ngayong umaga na inilagay mo uli sa aming puso ang kahalagaan ng pananalangin sa bawat isa. Lord, we pray that in our hearts, what brings us joy and hope is the fact that you're coming again. And when you come again, Lord God, your word says we will always be with the Lord. And that's our prayer. We long for the day, O Father, that you will send back your Son. That whether He comes when we are alive or asleep, makakapiling namin ang Panginoong Jesus forever and ever and ever. Nadalangin namin, Panginoon, kahit kami may dinadaan ng pagsubok, and to some people, nahihirapan. Sa kapatiran, Panginoon, may nagkakasakit. Nawawala ng pag-asa. Namamatayan ng kapamilya. Lord, dinadalangin namin ang kanilang puso will be directed back to you. At even yung mga nakaratay sa sakit, whether COVID o ibang sakit, we pray na ang puso nila ay hahanapin ang tunay na Diyos in the person of the Lord Jesus Christ. And we pray, Lord God, that every heart will long for your coming. Na huwag kakalimutan na ikaw nga ibabalik. The same way you went to heaven, you will come back. Yung pangako mo sa iyong mga disipula that I will come back for you and take you where I am. So we could be together forever and ever. And we pray, Lord God, na huwag mong kalimutan ng aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kaibigan. We know them by name, but you know them by name. Yung mga pinapanalangin namin, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Na sa aming pananaw, Lord God, mukhang imposible sila. Pero sabi ng salita mo, walang imposible sa iyo. And this is our hope. If you can defeat sin by dying as a sinless man, and you can defeat death by raising yourself back to life, walang mang imposible sa iyo, Panginoon. And we commit all these things to you. Alalahanin mo, Panginoon, ang kapatiran sa CCF. Ang mga leaders ng CCF na patuloy sila maging matatag at mabunga, ang members ng CCF, Panginoon, na you multiply them and make them leaders also, sharing the gospel to others, praying for the church, and praying for this nation and the rest of the world. Lahat ito dinadalangin namin, Panginoon, as we are the salt and light. We pray, Lord God, na gamitin mo ang aming bibig so that your gospel will move forward. We volunteer and we humbly ask na gamitin mo kami for your name's sake, for the glory of your name, and for the expansion of your kingdom. We bless you, O God, in the name of your precious Son, Jesus Christ. And everybody says,